Last time, nagluto ako ng chicken curry na Indian style. Ngayon naman, magluluto ako ng paneer curry. Ito ay cottage cheese. So, mga ingredients ay, of course, ito. So, nag-soak na kami ng dalawang pop. Oil, salt, turmeric powder, coriander powder, cumin powder, coriander seeds, at saka cumin seed. Ito, gumamit ako ng 3 medium size na onion. I-chop nyo na into fine. Chop nyo siya finely. Tomato, chop nyo din siya finely. Gumamit ako dito ng 2. Green chili, gumamit ako dito ng frozen. 2 inches na ginger. 3 cloves of garlic. And then, coriander leaves. Dinamihan ko ang onion tsaka yung tomato dahil 2 yung gagawin kong curry ngayon. So, let's start. Okay, so magsimula na tayo. Painitin ang kawali. Pag mainit na, ilagay natin ang oil. Yung oil, huwag niyong masyadong damihan. Konti lang para hindi masyadong oily. And then, wait lang natin na uminit yung mantika. Okay, once na mainit na yung oil, lagay natin yung cumin seed, 1 teaspoon. And 1 teaspoon din ng coriander seed. Then, ayaan lang natin siyang mag-brown. Then, pwede na natin ilagay ang ginger. After few seconds, lagay na rin natin ulit ang garlic. Then, saute. Make sure lang na hindi ma-burn yung garlic. And after that, ilagay na natin yung ating onion. Then, haluin lang natin. Hayaan natin na maluto ang ating onion. By the way, sa medium heat ko lang pala siya niluluto. Haluin lang natin siya para hindi siya masunog. So, i-check-check nyo lang at saka haluin para hindi siya masunog. Okay, pag naluto na ang ating onion, tsaka yung mga garlic lahat-lahat, lagay natin ang spices, a teaspoon of turmeric, half a teaspoon of coriander powder, and half a teaspoon of cumin powder. Then, maglagay din tayo ng salt. Yung salt, tansyahin nyo na lang, mas okay na na maglagay lang kayo konti sa una. Then, tinikman nyo at kulang, then mag-add na lang kayo. Then, haluin lang natin. Mix well. Nakalimutan ko itong chili, pero ilalagay ko na ngayon. Ang usually ginagawa ko, nilalagay ko siya with the onion. Nahalo na natin lahat. Ilagay na natin ang ating tomato. And then, mix lang natin ulit siya. Then, ilagay ko lang yung cover niya siguro for 30 seconds. And after that, haluin lang natin. And then, maglagay ako ng water. Mga 1.5 cup. So, hayaan natin na yung tubig yung magluto sa lahat-lahat na. Then, takpan lang natin. Haluin ko ulit. And then, hayaan ko lang na ma-open na para medyo mag-evaporate yung water. Para hindi siya matubig. Okay, pag ganyan na yung kanyang consistency, ilagay ko na ang ating paneer or yung cottage cheese. So, umpisa ng vlog, sabi ko 2 curry yung gagawin ko, pero nagbago yung aking recipe.
So, linamutak. Tama ba yung term ko? Durug-durugin nyo lang yung paneer. So, ganito yung magiging result niya. And then, ihalo na natin dito sa kanyang gravy. And after that, mix lang natin siya. Ayan natin lang maluto. Mabilis lang itong maluto kasi minsan kinakain ata ito ng fresh. So, yaan lang natin na mahalo yung gravy sa paneer. So, yan. Yaan lang natin na mag-mix yung gravy sa paneer. Then ngayon, ilalagay ko ng ating coriander leaves. Pang-garnishing lang naman to. So, pwede nyo nang patayin yung apoy. Yan. Then, mix nyo na lang siya. Yan.